everyone! Welcome to our podcast for today. Ayan, sobrang happy ako at dahil itong tao na to ay sobrang busy niya. So, at happy ako kasi pinakunlakan niya tayo at binigyan niya tayo ng oras ngayong araw na to. Okay, so kung pag-uusapan natin ay yung mga photography and video editing, syempre, I will really, really recommend this person. So, pero, syempre, hindi ko napahahabain pa to. I am going to introduce to you si Mr. Charvin Thorne. Hi, Charv! Thank you sa iyong time. Yes, of course. Okay, so, dahil alam ko pagod na pagod ka at busy-busy ka na. So, anyway, sige, bago tayo mag-umpisa. Kwento mo naman sa amin kung paano ka nag-start, paano mo naisip tong business na to, CT Studio. Siguro nag-start yung passion or yung enthusiasm ko into photography nung bata ako na, as in, parang ever since bata kami, ang dami namin camera sa bahay. Si mama kasi abroad, tapos naiwan si papa. So, parang yun na yung way para ma-update si mama, kung anong itsura namin. So, ang dami namin camera sa, tapos lagi kami may picture. Every Sunday, after church, magpapapicture, papadala kay mama. Doon. So, tapos mga high school, kasagsagan ng Nokia. Si mama kasi yung, DH kasi si mama. Tapos yung boss niya, president ng Nokia sa Southeast Asia. So, alibawa, 3310 pa lang yun nandito sa Pilipinas. Meron na kaming camera phone. Meron na kaming Nokia na may camera. Oh. Kasi ang ginagawa, pag may prototype si Nokia, pinapakita sa boss. After nun, binibigay niya sa mama. Si mama pinapadala sa amin. Agad. So, parang updated kayo sa mga cellphone. So, wala pang, alibawa, kung ngayon, wala, iPhone 15 pala pagmari. Wala pang iPhone 15, meron na kami. Pero, ayun, so, yun, doon nag-start. Start ako from, ano, camera phone, ganyan. So, yung anong pinipicture ako. Kadalasan, mga parang isip, uso yung Friendster. So, more post ako noon. So, alam niyo na kung ilan taon siya. Basta pa rin na. Tapos, ano, actually, mas nauna akong natutong mag-edit. So, nag-computer sa bahay, nasa lang ng kuya ko ng Adobe, parang 7.0, home edition pa yun. Siyempre, kasasagan ng puberty, high school, so may matigyawa. Siyempre, bago mo yung post sa Friendster, kailangan mag-edit. Muna ako nag-start, hanggang sa nawili ako, tapos natuto akong mag-palit ng background. High school pa lang, ganun na ginagawa. Yes. Pero, ano lang, pleasure lang. Oo, talagang passion mo siya. Muna siya natutuwa na ako, tapos college days, kinuha na ako ng school paper na mag-take ng mag-document ng mga events. Picture-picture, ganyan-ganyan. Nagkaroon kami ng events, nagkaroon kami ng mga photo-photo booth, nagawa lang namin ng mga classmates ko ng college. Tapos yun na din yung time na nauso yung America's Next Top Model. Diba? Yeah. So talagang nai-ignite yung passion ko ng mga time na yun hanggang sa... Siguro, nung time ng college ako, pinapaprint ko na yung mga photos ko. Kasi meron yung studio sa amin sa Ordineta na parang yung Studio 5. Buhay pa rin namin ngayon. Super na-amaze ako sa mga gawa nila. Tapos, nagpapaprint ako sa kanila para magpapansin. Para ko ay kaya ko rin gawa ng pag-iing ganyan. Kasi parang gusto kong mag-work out or mag-OGP or something, sideline. Ayun, pinapaprint ko. Tapos, eventually, nawawala yung mga print ko sa bahay. Yun pala nakita ng papa ko. Although, ano, tapos pinus pa nila sa salamin namin. Ayun, salamin na namin yun. Parang doon kami everyday mag salamin bago mulambas ng bahay. Nakita ko nakapaskil doon yung mga picture. Tapos, pagka-graduate ko ng college, bililhan ako ng parents ko ng my first ever professional camera. So, doon ko na-realize na supportive nila ako sa ginagawa. So, yun na. Doon nag-start. Tapos, after college, nag-work na. Tapos, side hustle ako. Freelance work. Tapos, yes. Saan yung turning point mo na talagang, di ba may mga, pinaka-turning point mo, magtatayo na ako ng negosyo? 2016 kasi may kuya ko namatay siya. Tapos si mama kailangan nang bumalik kasi ilang taon na rin siya. Tapos parang ayaw ko na rin siyang palisin ng Philippines kasi mag-60 na siya noon. Tapos parang tatara siya para mag-abroad-abroad pa. Tapos yung kinikita ko naman as software developer, okay naman siya pero parang not enough. Gusto mo ng komportable buhay para sa mga parents and for the family. Yeah. Ayun, so nilakasan ko yung loob ko. Tapos yun nga, pinupost ko yung kay Manix. Very supportive naman siya sa friend.
Tapos marami pa lang mga support na friends. Ayan. So, okay yan, ganyan. Tapos, may mga iba din naman na nag-aalangan. Mm-hmm. Siyempre, ano, parang hindi mo sure eh. Tapos, basta, tinig ko na lang lahat ng risk. Oo. Kasi walang mangyayari. Oo. Kasi kapag ka talaga nag-take ng risk, wala. Makukulong ka lang kung nasaan ka, doon ka lang, di ba? Pag hindi ka nag-take ng risk. Ang nakakaano pa doon, 2019, November ko i-start ng studio. Tapos, January ng 2020, nag-resign na ako as a further developer kasi tumadami rin yung clients mo. Parang hindi ko nakakayanin. Tapos, March, lockdown. So, parang yung time na yun, parang feeling ko mali ata yung desisyon ko. Oo. So, ayun, nilaban ko naman. And then, yung mga friends ko tumutulong. Si Maris niya ulit. Sobrang laking tulong ni Maris sa buhay ko. Magpapadala yan. Sige, padala ka na ng products. Benta ka sa Shopee. Kasi di ba siya kaya ng prestige. So, doon ko na-realize na yung mga tao noon, mas gugustuhin nilang, ano yun, matay na maganda kaysa mag-uto. Kasi in sobrang lakas, in a week siguro nakaka-50K ako. Talaga? Yes, ganun po. Grabe yung lakas. Kaya pala sobrang galing. Tsaka parang hindi siya pandemic that time eh. Kasi yung mga I mean, yung mga tao, kung bumibili sila ng mga beauty product, sabi mo na, mas gusto nilang mamatay ng maganda. Diba? Parang hindi mo ramdam. Yes. Kasi yung laki ng benta mo eh. Ang laki. Tapos karagyan nun mga nasa Mindanao yung mga client na bumibili sa Shopee ko. Oh, Shopee lang ako lang, tsaka ibang friends. Oo. Okay. Yun. So yun yung bumuhay sa akin nung pandemic na ano ko to. Tapos yung ibang ano, mga merchants na, syempre may physical store. Mm-hmm. Gusto nila mag-transition into Shopee Lazada. Papadala sila dito, mandaming sapatos. Kung ano-ano pinapadala dito sa shoot namin, sinapload nila yun. So doon mo, parang doon nabuhay yung ano mo, yes. Kahit na pandemic. Well, pandemic. Kasi may mga nagpapadala ng mga products. Tsaka ano rin, may mga graduating students na, di ba, Ateneo, USP, hindi inaalaw yung teacher doon. So, parang harap kayo sa sarili yung studio. Ah, so at least in a way, na-distribute yung ano. So nagkakaroon kami ng racket ng mga kahit ng lalaking schools. Oo. Yeah. Ah, so yun yung mga silver lining. Oo. Na pag binanggit natin yung City Studio, Charving Borgi, ano yung gusto mo maalala nila? Na ano, na dreamer, na risk taker. Alam, na gano'n. So may parang, na pinush yung dream. Yeah. Pinush yung passion. So parang yung example na hindi naman masama kapag kasi may mga iba na parang pagsinod mo yung passion mo, parang wala ka mga pera dyan. Ialay mo yung fruit ng labor mo sa ibang tao. Yeah. Like ako, parang gusto ko rin in the future, makahanap din ako ng magiging manics ako, tapos makakahanap din ako ng charging ko na tutulungan ko. Yeah. Ganito yun, yung mga look forward. Parang itatransfer mo kung ano yung ginawa sa inyong kaibigan mo or kung sino man yung tumulong sa'yo. Yes. Ganun din yung gawin mo. Tapos parang ano yan eh, parang maging servant ka muna sa ibang tao para mas balik-balikan ka nila kasi yung service mo maayos, di ba? So, parang ganun siya. So, yun yung kailangan natin actually pagka nagninegosyo. Mm-hmm. Hindi lang muna natin uunahin na kasi ikaw, nag-risk ka, nag-take ka ng risk, di ba? So, hindi niya muna inisip yung kung kikita ba siya ng malaki dito. So, parang naniwala siya sa passion niya. Tapos nag-serve siya ng maayos, di ba? So like, yun nga, which is really true, I also experienced that from him. Na talagang, nung nag-take ako na nagpa-schedule ako sa kanya, talagang nararamdaman mo talaga yung passion eh, and yung kindness, na willing niyang pagandahin yung ano, yung shoot, willing siyang mag-serve talaga. So yun yung maganda. Kaya kung gusto niyo magpa-photoshoot, sa City Studio na kayo. Pati na importante dapat ano kasi hindi tinuturo sa school to pero dapat ano ka networker kang tao. Mm-hmm. Parang marunong kang mag-connect kanya. Yes. Kasi nung bago sa tao sa niya sobrang tahimik ko. Sabi nga sa akin ng office ko parang daw akong pipi. Hindi ako nila salita. So kung gusto mong talagang lumago ganyan. Yung business mo. Yes. Makipag ano ba network ka sa mga tao. Maging sociable ka. Pag-usap ka, pag-ibobal ka sa gusto mong mangyayari sa buhay mo, sabihin mo yung mga dream referrals mo, ganyan. Yeah, sobrang importante ng pagiging networker.
So, kailangan maging networker kaya kung gusto niyo talaga mag-grow yung business niyo. Kasi based on his experience, diba? Kasi mga word of mouth, ganyan. Yeah. Yung mga referral, ganyan lang naman eh. Share, nila yun sila mag-share. Mm-hmm. Sila na yung magiging marketer mo actually. Yes. No? Kung hindi ka man mag-ads sa social media. So, sila na talaga yung, kumbaga parang yun na yung patotoo mo eh. Yes. Na okay to, dito ka magpa-picture, diba? Yun. So, isa pa, one last question, Charles. Ang ano ko lang, ano yung ma-advise mo dun sa mga, yun sabi mo, ano, Gen Z, na gustong mag-business or, yun, gustong mag-grow yung sarili nila? Kahit mga tatlo lang, na advice. So, madami na ba yun? Sige, yung base, well, your base on your own life. Actually, na-amaze ako sa mga bagong, ano, yung business, ano, kasi ang daming Gen Z's na nag-negosyo. Yeah, oo, totoo. As in, parang super active nila. Actually, isa sa mga kinakatakutan ko sa industry namin, yung mga batang photographers, batang videographers, kasi sobra nilang, ayong gigil nilang matuto. Oh. Sila yung gano'n, parang, kami parang, nung time namin, ito lang yung resource namin, gano'n, gano'n. Sila kasi lahat, ano na eh. Available. Tapos, sobra nilang ma-experiment. Parang gano'n, parang, ano sila, masisipo sila mag-aral. Tapos yung mga anak ng mga friends ko, ganito na, may sariling business. Mas inuuna pa yung business kaysa mag-love life. So natutuwa naman ako sa kanila. Totoo yun. Yun lang, siguro yung sinabi ko lang din, parang dapat, pinayo lang din naman sa akin ng friends ko na dapat every morning excited ka, mag-open ng studio mo, excited ka mag-meet ng client mo, and huwag kang tatama rin, ganyan. Number one is excitement. Yes. Kailangan lang i-excited. Yes. Totoo yan. Dapat din nawawala. Kasi pag wala. Wala. Wala ka ng gana. Mm, wala ka ng gana. Tapos, huwag matakot mag-take ng risk. Kasi wala talaga mangyayari. Kung... Siyempre, may risk na mawawala ka rin talaga. Pero kasama yun sa... Sa negosyo, yes. Sa buhay. Kahit even hindi ka nagne-negosyo eh, kailangan mag-take ka ng risk. Diba? Last. Pero may mga tao talaga ayaw mag-take ng risk. Pero choice naman nila yun. Oo. Kung ano man yung nangyayari sa buhay nila, yun yung choice nila. Diba? May mga tao hindi kaya yung emosyon nila pag nakakaramdam ng disappointments, ganyan. So, kanya-kanyang choice. Pero if kaya mo, take the risk. Yeah. Ayun. And quick, lastly, ano lang. Parang huwag kang mag-stop kung ano yung kaya mo ngayon. Parang mag-take dun ka na. Parang complacent. Parang gano'n. Parang kung ano yung kaya mo ngayon. Hanggang dun na lang. Parang kailangan continue learning. Kasi syempre like ngayon, kami, inaaral pa rin namin yung AI. Ako nag-enroll ako sa mga courses, online courses. Continuous learning, no? Continuous learning talaga kasi nagbabago yung ano, trends. Mm-hmm. Kailangan mong makita kasi kapag mag-stay ka talaga sa akong ginagawa, wala, tatalunin ka talaga ng mga bagong players sa market. Oo, ang dami na ngayon eh, no? So, kailangan makisabay ka. Oo. Kailangan mo rin aralin talaga. Kung ano yung trending, kailangan huwag ka mag-i-stop. At yun yung huwag ka matatakot. Yes. Diba? Kasi madami na ngayon, diba? May mga AI na ngayon na photo. Mm-hmm. Like, yung mga objects, pag nilagay mo doon, okay na siya, diba? Yun, so, paano mo siya, paano mo maano yun? Kumbaga parang, ano yung magiging edge mo doon sa mga AI na lumalabas? Well, may ganyan akong client. So, parang gumamit sila ng mga AI for the presentations. Mm-hmm. Maganda naman, as in super ganda. Mm-hmm. Pero parang... Hindi makatotohan. Yeah, kasi walang touch ng human, no? Ayun pa rin. Parang kailangan hanapin mo pa rin yung totoong tao. Yes, oo, totoo. Kasi din yung sabi nga sa mga AI na yun. Kasi may mga clients kami dati na... Siyempre, ako nagbibigay ako ng raw photos kasi. So, mm-hmm. Yung iba, di ba... i-upload na lang kasi dilagyan ng ibang bag. May mga ganun. Pero halta-halta pa rin kasi siya pag AI siya. Hindi lang siya. Hindi siya makatotohanan actually. So parang mas okay pa rin naman. Parang mas maganda pa rin. Ako rin, for me, mas okay pa din yung may human touch. Yes. Kesa yung, yun nga, yung AI na yan. Pero yun yung para sa mga siguro sa mga ayaw pumunta sa mga studio, para yun siguro sa mga tao na okay na sa kanila yung ganun na lang. I also have a friend, sabi niya in-advise niya sa akin na parang okay na yan. Or like, nauso kasi yung mga do-it-yourself na mga studios. Yes, oo, dami. Sabi niya, okay na yan. Na, sabi
tapos sinutitrainan ako sa mga ganito. Baka hindi na lang kung wala na pumunta sa studio ko kasi may mga ganyan. Oo, kasi may mga ganyan. Pati yan yung mindset mo. Eh, gusto mo nga yung sarili mo yung binibenta mo. Dapat yung binibenta mo, yung nai-instill sa tao na, ay, gusto ko magpa-picture kay Charvin Torne. Yeah. Yung parang yung bibilihin nila doon, hindi yung experience na makapagpa-picture. Yung bibilihin nila, yung experience, mapicturan mo. Yeah, oo. Dapat yun yung target mo, huwag yung ano. So, nakapag, ano kasi dati, DIY, ano, pero hindi naman ikaw yung kumuha. Ano yung value, no? So, yun. Kasi parang dapat yung feeling nila, it's a pleasure for me na si Charvin Torne yung nag-us sa akin. Kasi ang galing-galing nito ng magaling tong photographer, magaling tong ano. So yun yung talaga na pinili, di ba? Kasi pag nilagay, soon, di ba? Nako, ako yung unang-unang ano. Mahal na yung pirma ni Charvin Torne pagka ano, pag sumikat siya. Okay. Ayun. So, yun. So, again, thank you so much for your time. Kasi alam ko, super busy mong tao. And sana may natutunan kayo sa aming podcast and interview at na-inspire namin kayo. Any other advice or any last words, saan ka nila makikita or saan ka nila pwedeng kontakin yung mga companies, yung mga individuals, yung mga, alam ko, mga models, mga Miss Universe, photographer, yeah, official na Miss ba? World. Miss World. And Miss Grand. And Miss Grand. Oh, yun, di ba? So, saan ka po nila pwedeng kontakin? Bigay mo sa kanila yung social media account and yun po, para they can connect with you. Actually, nalilito ko kasi yung mga clients ko minsan kung ano ba talaga yung binibenta ko. So, number one, I have my Instagram account for my studio. So, for rentals, ganyan, for mga product shoots. May IG is City Studio PH. City Studio PH. Tapos meron din Facebook. Facebook.com/City Studio PH. Yun yung for rental ng studio. So I also have my personal IG. Doon ko naman in-upload yung mga portraits, mga glam, mga fashion, ganyan yung mga medyo high-end na client. Doon yung mga artista, so mga ganyan. So yun naman, Charvin Greg. It's Instagram.com/CharvinGreg. Tapos, I just started my TikTok account. Kasi sabi ng friend ko, share ko naman. Noong una kasi parang ayaw ko mag-TikTok kasi parang feeling ko pambata siya. Parang pambata, parang ng pera yung mga bata. Oh, actually, hinahanap kita sa TikTok dahil. So, natuwa nga ako. Sabi ko, may TikTok na siya. Tapos sabi ng friend ko, ba't kaya siya naman yung friend ko na nagsabi. Tapos yun yung mindset mo, sabi niya. Ano ka ba yung mga batang yan? Yan yung future na consumers natin. Yes, sila yung susunod na mga workforce. Sila susunod na magkaroon ng pera. So dapat, bata pa lang sila, naaalam mo na sila na pagdating ng araw, gusto ko mapicture ni Charvin Torne. So mag-TikTok ka. So kahit sabi mong pambata siya, sila yung mga next na customers. Oo, totoo. Ayan. So yung Charvin Torne lang. Charvin Torne sa TikTok. Yes. Ayan. So makikita niyo kami sa TikTok. Oh, yun. So, once again, thank you so much. It's my pleasure na binigyan mo ako ng time. Kahit gabing-gabi na, nakapagod ka na. So, yun. So, if you want to wait yung i-upload namin to sa TikTok and different social media account namin. So, once again, thank you, Charvin Torne. Okay, thank you so much and see you on our next podcast. Bye! Happy sharing!